Hello. Good afternoon. Good afternoon dyan sa mga hitad. Maging si Maharlika na rin ako eh, kasi sa kakashare ko sa video ni Maharlika ay natutuwa ako lagi sa pagsasalita niyang mga hitad. Anyway, panoorin niyo itong itong pasabog ni Maharlika about kung paano tayo binububo, ginagago talaga ni BBM. 'Di ba, natandaan ba ninyo noong panahon ng hindi pa natatanggal si Vic Rodriguez, yung abogado niya. 'Di ba dinidiin nila si Vic Rodriguez about 'yun sa smuggling ng sugar, 'di ba? Oh, smuggling, about 'yun sa pag-i-import ng sugar. Dinidiin nila si Rodriguez na si Rodriguez daw ang pumipilit kay Sebastian. Si Sebastian siya yung Department of sa sugar. Pero si Sebastian na isa na ang nagpirma, siya ang nagsignature doon sa pangalan mismo ng presidente, tinanggal kunyari ng ilang linggo tapos binalik. Ngayon, hindi ba panggagago yan? Kasi talagang dinidiin nila lahat kay Vic Rodriguez. Dahil galit na galit daw si si Mr. President BBM Inutil Lutang dahil sa pagganyan ni Vic Rodriguez. Pero nung sabi niya, nung lumabas yan, 300 tons na mag-ano tayo, import ng sugar. Hindi pwede 'yun. Dahil marami na 'yun, malaki na 'yun, kaya 'yun inimbestigahan na, 'di ba? Mga pakulo, mga pautot lang yan ni BBM kunyari, pero sa speech niya, lumalabas sa sarili niyang bunganga mismo, na we must, okay, what is must? We must import sugar. Nahuhuli kasi lagi ang mga sinungaling na tao talaga, ang mga lutang talaga, pag nagsasalita, mahuhuli mismo sa sarili niyang bunganga. Yun. Kaya talaga ganyan ka manluluko. Masasabi ko talaga, talagang manluluko si BBM. Lahat tayo niluluko, mas lalong niluluko yung mga bumubuto sa kanya. Anyway, hindi naman ako bumubuto sa gago na yan. Yung 31 million na bumuto sa kanya, ang lalong niluloko niya, ginagago ng Marcos na yan, dahil galing naman mismo sa sarili niyang bunganga, na nagkakandidato siya, tumakbo pagka-presidente para maibalik yung pamilya nila, napabanguhin yung nabubulok na pangalan ng ama niya noon. Baka sa susunod, ikaw rin ang mabubulok. Hintayin mo lang. Dahil marami ng mga loyalista mo, BBM, na galit sa'yo. Sinusunog na nila yung mga memories nila sa iyo ng pagka-loyalista nila. Sabi pa nga ni Maharlika, siya din, baka ipapakita niyang mag-live siyang susunogin niya yun. Sana, Maharlika, gagawin mo yun, ha? Anyway, panoorin nyo itong ni Maharlika, pasabog ni Maharlika na may ebidensya siyang video mismo, salita mismo ni BBM na kailangan mag-import talaga. Tingnan mo kung gaano kagago talaga, pinakabubong presidente ito talaga si BBM. Later on, malalaman nyo kung bakit ganun ang title natin, Mrs. President. Hold your breath. I will play a voice message. Para malaman natin kung sino ba talaga. Palanga, trapal, pahinga ng charger. I want the charger. I want the danaw, ang pahinga ng tubig. Lagay mo nga yan. Okay, mga Ilocano diha. Mga palanga ko. Alright. Ang mga galit kay Maharlika, magising na kayo sa Taliano Gold. Ay, no, dangin ng Taliano Gold na yan. Okay, mga palanga. Ito pa, ang isang pinakamasamang na dismaya na naman ako, Mr. President, okay, sa iyong mga litanya sa presidential interview kanina. So, tungkol na naman ito sa importation and sibuyas. Sinabi po kasi mga kaibigan ni Mr. President, alam niya naman
na somehow hindi man ako hindi naman talaga ako farmer na farmer, pero nasubukan kong magtanim in a short period of time lang nung bata ako. Kumbaga saling kit lang ako, saling pusa lang ako mga palangga. Saling pusa lang ako mga palangga noon, you know, yung mga nagtatanim ka ng kung ano-ano, mga root crops, kamote, balinghoy, di ba? Nakikita ako yung mga taong farmers talaga na mahirap. And if you talk about, ang hirap maging magsasaka sa Pilipinas, di ba? Madudumi yung kuko natin, madudumi yung kuko, yung mga paa, di ba? Nakaano na sa basakan and everything. Tapos narinig ko pa kagabi na sinasabi ng ating first gentleman na importation is a must. Ipinag-usapan natin yung pinarinig ko sa inyo kagabi. Dahil sa sibuyas video, din. Sa sibuyas pastor, din. Ko lang ng short lang ano. Importante daw talaga ang hoarders. Hoarders is a part of business. Eh. Tanaw, tingnan mo kung gaano kagago magsalita. Lupang na lupang si BBM. Siguro hindi niya na-realize kung ano ang pinagsasabi niya. Ito yata yon. Lutang ka talaga, Bibi. Hoarders daw, maayos daw. Hindi natin makuha ng ilang buwan. Pork products, chicken. Dali. Ito nang ano dati. Pero napunta, hindi ko na paabot ang tagi may galunggong. Galunggong. Dati pa yan. Yan yung pangkaraniwan na kinakain dahil sa dami. Yeah, pangkaraniwan na. Pag wala nang makain, lagi may galunggong. Pero ngayon, nag-i-import ng galunggong din. Magtanahon mo na. Hindi ko napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Dahil... Galing. Okay, stop na yun. Galing magsalita yung gago. Naloka ang ating Pangulo during that time. Na-interview ko siya na bakit dumating tayo sa panahon na nag-i-import tayo ng galunggong. Alright? Ngayon sabi niya palangga, dito ito statement mismo ng ating Mr. President bago kong malingal. Okay, yung mga aatakihin dyan sa puso, abay, tumutok lang kayo kung gusto niyo umata, maatake kayo mga itad. Okay, sabi ng President, sabi niya, in this short term, the increasing prices of food product is alarming. Our production is well below our demand. Therefore, we must import. We must. Hindi, wala kang choice. Diba? It's a must. Okay, mga palangga? Yeah, siya so, mismo. Parang sabi si ko, hindi naman yung pinag-usapan natin. Nagsasabi na alarming na. Na mag-import para tayo. Although, importation is part, okay, ng gobyerno ng kahit sinong bansa. Okay, don't get me wrong. Pero sana, ang i-import natin, Mr. President, yung mga produkto o yung mga bagay na wala tayo. Eh, sibuyas ang dami natin. Ang dami nating sibuyas. Nagkataon lang nga na sinabayan ninyo yung pag-import. Sinabayan ninyo yung kanilang pag-ani. At itong hoarder nito, ito sinabi pa ninyo, Mr. President, tuloy-tuloy natin. Ito ang kontrobersya nga na presyo ng sibuyas, sabi ni Mr. President. Because of the chaos that we saw, kaya kailangan daw mag-import, when it came to sugar, Bisaya, sa Ilo, sa Negros na mo, da sugar. Babulol na si Inday. But it came to sugar, onions, we didn't know how much of the commodity was actually in the country. We're starting, sabi niya, we are starting to get a handle on it now. You just started, Mr. President. You started your position July. Dapat inuna na natin ang sugar, ang agrikultura. Well, inuna naman talaga dahil you know, yung 300,000 metric tons na pinirmahan ninyo, whether you admit it or not, and I challenge you, yes. I know for a fact yes. na you signed the 300 metric tons yun, nagsasign, na sugar na yan yung pinagkakaguluhan dyan sa Senado na hanggang ngayon, wala na namang follow-up na yan, di ba? Kung sino talaga ang culprit dyan. Dinidiin lang kay Vic Rodriguez. Pero talaga, nagperma siya. Nakakalungkot. Okay? Talagang manggagago talaga yung bibig na yan. Itong sugar na ito, galing yan sa tubo. Ang dami-dami nating tubuhan dyan sa Bisaya. Diba? Damo, kitada, bagon, damo, kitada, mga truck, damo, kitada, mga galingan, Central Azucarera de Maharlika, damo, na daba na sa Negros, kag sa Iloilo, ba, di putar. Tapos mga nguha, pata sa iban nga, nga nasyon, na ano man ka mo man, okay. Sabi niya, kaya ngayon daw pa lang nila hinahandle ang problema dito. We're starting to get a handle on it now. Wow, that's so sad. You are the agriculture secretary. 'Di ba? Kung ano na lang, kung alam ko lang na hindi mo pa lang handle, edi
inappoint na lang natin si ano, oh. Okay, si Ditas. Si Palangga Ditas, di ba? Oh, ayan. Sir Zorro, how are you there? Magkape na muna kayo dyan. Mahaba-haba itong mga daldal ni Hitad. Okay, tapos sabi pa ni ating first gentleman, in terms of sugar, I mentioned specifically before that we will now, sabi niya, from now on, listen to this, maintain a two-month buffer stock. Okay, that is to mitigate the speculation. Alam mo, sabi niya, kailangan daw, meron tayong mga naka-reservang stock for 2 months. Let's say, you know, yung supply for 6 months, sugar, dapat yan. Over ng 2 months. Mm. You know what I mean? Para kung magkaroon ng mga ang galing-galing magsalita nga ni Bibi Amy. Buhay pa tayo in two months. Parang ganun. Magaling. Diba? Habang hindi pa nakaupo. Dito, pag nakaupo na, nawawala okay, lahat. To mitigate the speculation. Alam mo, normal yan sa negosyante. Yung hoarding daw. Mm-hmm. Pag alam nilang magkaka-shortage, they will keep it hanggang tumaas ang presyo. Mm-hmm. Oh my God. Ayan. Naluka naman. Hoarders so, daw, normal yes, sa negosyante. Yung illegal, tingnan mo kung yung maligawa ay nagiging normal na sa mga negosyante na itago nila yung kanilang produkto para pahirapan nila, Mr. President, ang mga consumers. Diba? Antay nila, gigipitin nila para kunyari, diba, yung supply kulang. So ngayon, tataas ang demand, magmamahal ngayon. So sabi niya, Mr. President, nakakaiyak naman itetch na talagang normal lang ito sa na ginagawa ng mga na negosyante na kapag, you know, pag alam nilang magkaka-shortage, they will keep it hanggang tumaas ang presyo, tatago nila. Ay, tangin na kung ako ang ano nito, ako ang leader ng barangay, tutong ginawa, gayong magtago-tago ah. Walang magtatago ng sibuyas. Kaya nga, tama. Ikaw ang presidente. Pasin ko kayo ng chocolate. Dapat disiplinahin mo yung mga hoarders. Hindi anyway, na ikonsinti mo. Tangina. That's economic sabotage, sabi ni Tinkerbell. Thank you, Tinkerbell. Diba, bakit natin gagawing normal yung mali? Bakit natin hayaan itong mga hoarders na ito? Eh, nire-reklamo mismo to ni Manang Amy. Dapat pinaparusahan daw yung mga hoarders. Tapos you... And you, na minahal namin, na sumigaw-sigaw kami, BBM, nag-ibi-ibi pa ako, giatay. Tapos ino-normalize natin itong illegal practice na ito ng mga hoarders. Tama. Are you kidding me, darling? Anyway, this is not the... Okay, until here na lang. Yun ang nakakagalit talaga. Ah? Pinapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ni BBM na normal lang daw yung mag-hoarders, ang mga negosyante. Yun nga ngayon ang inimbestigahan. Nagalit na galit si Senator Rapi Tolpo sa mga hoarders ng sibuyas. Dahil sila ang pumipigil sa supply. Yung mga hoarders, bibilihin nila yung mga lahat ng mga taniman ng mga farmers at hihold nila yun. Para kunyari, magsasabi na, shortage na tayo ng sibuyas. Kaya nga nagkaka-shortage ng sibuyas tayo eh. Tapos biglang nilabas, shoot up ang presyo, dumating hanggang 500 plus ang kilo. Hindi ba yung kagaguhan? Hindi ba yung kabaliwan? Tapos kinukonsinti ni BBM ang mga illegal na gawain? Tingnan mo, kung wala, mayroon ba talaga siyang bayag? Wala siyang bayag na disiplinahin niya ang ganyang mga gawain. Hindi ba nakakagalit yan? Hindi ba yan pagpaparusa sa mga farmers at sa mga consumers at sa mga lahat ng mga Pilipino? Papahirap yan, BBM. Pumapasok ba sa kukuti mo yung mga pinagsasabi mo? Talagang hindi katinatablan kung anong mga sinasabi mo noon dahil lutang na lutang ka, bangag ka sa Goldilocks, sabi pa ni Maharlika. Kaya ngayon, baliktad-baliktad na ang mga pinagsasabi mo. Kung anong sinasabi mo noon sa mga interview noon ni Maharlika sa'yo, baliktad ang ginagawa mo, tangina mo, BBM. Kasi lutang ka. Lutang na lutang kasi bangag sa Goldilocks. Kaparehas lang kayo ng asawa mo. Okay lang mag-hoarders, ha? Dahil daw part of a business yan. O kaya tinatakpan mo lang siguro yung partner business ng asawa mo, si Liza Buntiaco na malaking tiyan.
Baka tinatakpan mo lang yung mga partner, ano, mga smuggler na business partner ni Lisa. Kaya wala kang si. Kaya ngayon, para kayong, ano, para kayong balimbing, ah, para yung bibingka, nasa gitna ka. Kasi kung tunay kang presidente na para sa taong bayan, para sa pagbabangon sa kahirapan, ah, ilabas mo yung bayag mo. Magsasalita ka, hulihin ang lahat ng mga hoarders, hulihin ang mga smugglers. Di, sana nga, ganun tulad ni PRRD. Diba? Eh PRRD noon, wala, takot lahat. At beside, hindi lang yan. Ha? Hindi lang yan. Yung ano, yung isa pa, paalala ko sa inyo, mga mamamayan ng Pilipinas. Ha? Observe niyo ang mga mainstream media. Wala nang nagsasalita. Wala na. Kahit kagabi, ah, pinapanood ko yung TV5. Aba, para talaga sa salita nila, news ng TV5, dinidiin pa rin, hindi pa rin naka-move on. Dinidiin pa rin si Vic Rodriguez daw ang may mali sa importation ng sugar. Hindi na, nawala na yung pangalan ni, ano, ni Sebastian. Na mismo si Yusik Sebastian ang nagperma, nag-signature sa pangalan ng presidente. Pero ngayon, anong sabi ni Maharlika? Sabi ni Maharlika, ah, sinungaling ka BBM, ikaw mismo ang nagperma sa importation ng sugar. Booking ka, no? Kay Maharlika. O ayan, kasuhan mo si Maharlika sa mga pinagsasabi niya kung mali si Maharlika. Ah, ilaybilos mo siya. Pero wala kayong bali salita. Hindi nyo kayang patulan si Maharlika. Dahil bakit? Si Maharlika hawak niyang mga ebidensya. Ah? Kayo, mga Marcos, mga manluluko, Aranita, magkaparehas kayo. Hmm? Sana nga eh kayo yung tatambangan at ambushin sa kalsada kung saan man kayo. Kahit sa eroplano kayo, sana aambushin kayo eh. Mag-asawa kayo, pati pamilya mo, buong angkan mo sana, PBM, ambushin kayo. Yun na lang ang wish ko, nakakagalit, nakakainis, madyutang ina ka talaga. Ah, puno ng kasinungalingan ang kupal na PBM, lutang magsasalita, walang guts na ipapakita sa taong bayan, ah, na nasa, ano siya, pumapanig siya sa mga mahihirap, wala. Eh, paano naman? Hindi naman talaga lumalaki yung tarantado na yan sa kahirapan. Eh, kaya wala talaga yung puso. Wala talagang awa sa mga mahihirap. O ngayon, 31 million, ano na? Nga. Pati kami, dinadamay nyo pa. O, ayan. Buti na lang si Maharlika, talagang umamin siya na nagkakamali siya sa pagbuto at kampanya sa iyo, BBM. Di ka ba nahihiya dyan? Ang dami-daming mga loyalistang galit na sa'yo. Tandaan mo yan. Kung andyan pa lang ako sa Pilipinas, ay nako, mag-handle na ako ng rally, protesta araw-araw. Ay, Diyos ko Lord, nakakagalit. Anyway, panorin nyo to. Kasi yung katotohanan ba na hinahawakan ni Maharlika tapos yung mga salita, pambubula ni BBM pag nagsasalita, talagang nakakagalit, nakakainis. Parang ginagago, harap-harapan tayo eh. Anyway, tama na yun. Hi. Ginhawa. Inom ng tubig na lang tayo para hindi tayo ma-high blood sa administration na itong panluloko, puno ng panlulukong mga administrator, pati mga mainstream media, tahimik ang mga bunganga ng mga ano kasi. Paano naman talaga sila magsasalita eh? Puno sila ng ano, may allowance pa daw, sabi ni Maharlika. Ah, may mga pakimkim pa na mga generous allowance siguro galing kay ano. Magaling talaga si ano eh. Si Liza Aranita mag-alaga ng ano, mainstream media eh, para tumahimik, papanig sa kanila. Noon, ano na? Noon, sigaw ng sigaw, Marcos magnanakaw. Ngayon, sana? Nawala na. Tumahimik na kayo. Kasi pinalamo na kayo ni, ano, ni Liza. Yun, ang katotohanan. Talagang nakakainis. Wala na talaga itong bansa natin. Sana mag-revolution na eh. Sigaw-sigaw na tayong lahat. Salamat sa kapanonood. Bye-bye.